Hi mga meses! Welcome to my channel, Awis Cover. And I'm back! Nagbabalik tayo. Matagal tayong nawala. Ngayon po, meron po akong customer na nagpapatay ng seat cover. Ah, opo. Pero yung sopa niya ay simple lang, wala siyang arm. Ito po sa mga baguhan na gustong matutong manahi, sundan niyo po ito. Kung kayo po ay hindi pa nakakapag-subscribe, subscribe na po kayo sa channel ko. Share niyo na rin po, comment sa mga... Sana po doon sa mga nagko-comment, nasasagot ko po sana yung mga tanong niyo kasi hindi ko po malimit na bubuksan. Medyo busy rin sa pagtatahi. Kaya, ito po, sundan niyo na ako. Pakikita ko sa inyo yung sofa. Yan po siya mga meses, oh. Simple lang, wala siyang arm. Kahit yung mahaba niya, wala po siyang arm. Ito po, nasukat na natin yan. Ayan po, na-drawing na. Ito yung mahaba niya. Ah, nasukatan ko na po yan. Pero ipapakita ko po sa inyo kung paano yung pagsukat. Sundan niyo ako mga meses. Dito po, mga meses. Pwede po dito kayo magsimula. Pero ako, dito ko na lang ano kasi yan, dito yung lip arm niya para magkahubog na magkahubog. Ayan, dito ko siya sinuka at mula dito, pero pwede din dito. Kayo, nasa inyo yun. Hanggang dito. Pasok niyo po ng konti ha. Ilulubog niyo yung kamay niyo. Papasok niyo kasi para ayan, kung gasan siya doon pagsukat niya. Pwede nga ito, wala, tulad dito, wala siyang, kung mapapasin nyo, wala siyang kate, wala siyang ano. Kayo na lang po maglalagay para kakapit yung lids niya dito. Maghahati kayo. Mamaya pakikita ko sa inyo. Ito, susukatin nyo mula dito hanggang dito. Ayan. Tapos, mula dito, kung saan kayo nagtumingi, pinasok nyo ng kate. Hanggang dito po. Ayan. Para po, meron dito lang yung pleats. Kasi pag diniretso nyo siya dito, tatanggal po siya. Kaya kailangan ito yung kakain sa kanya. Ayan. Sukat mula dito hanggang dito. Tapos kung saan kayo minto, nung kayo magsusukat ng hanggang pleats niya po hanggang sa... Pagdating po dito sa ilalim, yan dito po sa ilalim, isang daliri po papunta dito. Yun ang allowance nung sa dito kayo magpuputol. Para kasi kung dito, baka minsan bibitin. Pero okay na po yung ganyan. Kasi pag upo naman yan, bababa siya. Dito, mga meses mula. Dito. Yan. Susukatin nyo yan. Ito mga meses dito. Yan. Kasi yan. Tapos ito, susukatin nyo rin siya. Pero pag gumawa kayo ng papunta dito, pwede hanggang dito na lang. Ayan. Tapos sa likod, susukat nyo dito, yung likod niya, parang square na lang ito mga meses. O, yan. Ito yung lapad, tapos ito yung taas. Dito rin sa baba, susukatan nyo kasi minsan hindi siya pareha. Hindi siya pareha dito, hindi siya pareha dyan. Tapos sa harap, doon, mula dito sa kanto, dito. Tapos dito rin, sa harap. Ngayon, nakat ko na yung tela niya. Pakikita ko sa inyo kung paano. Tapos ito yung sa upuan. Pwede dito, hindi nyo na ikakat, pero ako, kinakat ko kasi para yung tutupin nyo na lang. Pero sa mga ano, sa mga baguhan, eh, itong ginawa ko.
baka hindi makabitin dito. Ayan mga meses. Tapos, ito mga meses. Ito, pinattern ko na siya. Ayan. Hanggang dito lang para pantay siya pag dito. Tapos ito mga meses. Ito, nilagyan ko siya ng shape dito para hugog dito. Sa kabila. Ito yung likod niya. Dali lang naman itong ganito. Mag-alagay ko ng allowance para sa zipper. Kasi hindi, kaya po may zipper. Hindi po kasi stretchable itong tela. Nababanat po siya pero hindi stretchable. Kasi pag di po tayo naglagay ng zipper, mahirapan mo magpasok ang mahirapan po kayong ipasok po. Mahirapan kayong ipit. Maka madaling masira ang tela. Pero kung stretchable, kung yun ang lagyan. Hindi kasi talaga ako gumagamit ng telang yung gano'n o. Stretchable. Una-una, hindi ho umaan sa makin ako kasi sobrang manipis siya. Parang kung pinakain pag nananahin. Kaya masiyang ho ako sa ganitong tela. Ayan, mga meses, di ba ha? Sana po sa mga baguhan na susundan ninyo. Kung nakikita nyo, ayan. Ito, bukod ito, part na to, ayan. May pattern yan para kuha yung hubog niya. Pattern niya yan. Tapos, ito may palatandaan. Ito, kasi dito siya. Kaya, kung anong sukat ito, susukatin nyo yung kanto dito, sa dito, para magtutugma silang dalawa. Kailangan to kasi nakabukod para may shape. Tapos lalagyan natin dito ng cord. Dito, yung pleats niya. Madali lang to kasi straight lang po yung ano niya. Ito yung mga meses dito siya. Nag-cut na tayo. Ganyan. Kaya ano nyo na yan dyan. Sa paggawa ng pleats. Ganyan. Tupi. Tapos kung ilan yung ano nyo. Ako kasi tatlo dito eh. Magkatot yung mga meses. Pagdating dito sa kanto, kailangan tumayo ano yung mga meses dito. Dito rin kayo magkatapos. Tapos? Kayo nang maghahati. Kayo magdi-divide kung anong sukat noon. Tapos depende sa laki ng pleats. Ngayon, papakita ko sa inyo yung ito po mga meses. Gumawa na ako ng cord niya. Ito. Binalot ko na sa tela niya. Yung paggawa ng cord po, yung iba ko kasi straight ang tela. Ako hindi ko ni-straight. Hindi ko siya ni-straight ang paggupit ng tela kasi hindi po siya magbe-bend ng ganito kaganda o pag-straight. Kaya kailangan ibabias niyo yung cut ng tela. Ayan, bias. Bias siya. Ibig sabihin ng bias, pa-diagonal po. Para na kahit saan nyo hilahin yung cord, kahit pa ganun, sumusunod siya. Hindi siya magpipilipit. Malambot po siya yan. Tapos, ito mga meses, kung para saan to, ito yung bar. Ito po, inilalagay ko dito sa dito, pag natahin na mo ito, ilalagay ko to siya dyan. Yan. Ito yung, ito yung isusok-sok dito sa loob. Para pag umuupo, hindi agad siya lumalabas. Tinatahin nyo siya dyan, dito. Yan. May mga meses, papakita ko sa inyo kung yung pagtahi naman. So, diba, simple lang, kasi ilang parts lang siya, isa, dalawa,
tatlo, apat, lima. Ngayon mga meses, umpisa na po natin tahiin. Ito po munang side na to, ito, saka ito. Lalagyan natin ang cord. Tatanggalin na natin ha. Para masundan ninyo yung tahi. Lalagyan ako. Iwan natin yung katawan. Ito munang gilid, lalagyan natin ang cord. Mga meses, mayroon na tayong balot na cord. Kaya, kapakita ko sa inyo kung paano paglagay ng cord. Ito, balot na po siya, naglagay na natin. Tapos, nasigsag ko na rin po. Bali po nga pala, bago makalimutan, kasi lahat po ng, halimbawa, natabas yun ha, lahat po ng gilid, ini-edging ko po muna. Alam ko ma, yung iba kasi ho, sama-sama na pag nakapit, ini-edging. Ako hindi po, isa-isa. Kasi unang-una, hindi kaya na-edging ko yung makapal. Tapos, ang advantage naman po ng isa-isang edging, halimbawa, meron kayo pagkakamali, kailangan magtastas, hindi na po tatastas yung edging, yung tahi lang, yung pong mas maganda dun. Hindi nagagalaw yung sigsag niya sa gilid. Kung halimbawa, meron kayong adjustment. Yun lang. Kesa doon sa magkasama siyang edging, lahat siya tanggal. Maninis-lis pa yung ano. Tapos, sa paglagay po ng cord, gagamit tayo ng zipper foot. Yan, hindi pwede itong standard foot na tinatawag. Ito, hindi ito pwede sa paglagay ng cord. Ito po ang kailangan, zipper foot, yung isa lang. Ito po, meron kaliwa kanan. Depende po kayo kung saan kayo komportable, kung kaliwa o kanan. Papatin yan. Tapos, i-adjust nyo po yung tahi po para nang malaki. Ito po, i-adjust nyo. Ako yung na-adjust ko yung tahi niya. Na-adjust ko. Ito yung sa gilid niya. Lagyan natin siya ng cord. Huwag nyo kong sasagat dito. Ito yan. Sa ilalim to, ganyan yan. Yan pala yan. Huwag nyo ipapantay doon kasi pagpatong doon, kakapal siya. Kailangan ganyan. Ito. Mga meses. Kita nyo ba mga meses? Kung bias yung cut nyo ng tela, maganda siya, hindi siya kumukontra. Pero kung straight yung tela nyo, wala, pangit po siya, titigas siya, tapos kukulong. Ayan. Kaya pagdating sa ganito, sumusunod siya. Kaya tanggalin nyo yung dulo para cord, para hindi siya magpapat. Bunutin nyo siya yun. Patanggalin nyo yung konti para pagdating dito, hindi siya makapal kasi mamaya tatahin. Tapos ito yung sa gilid ng tupa, sa gilid. Lalagyan natin itong sa may curb dito. Dito. Yan. Dito lang sa ibabaw. Kaya mamaya na yun dito. Sa ibabaw lang muna. Tanggalin nyo, konti, hinahin nyo. Para hindi makapal. Kapal kasi yan, pag mamaya pag nagpatong pa. Tapos, mga meses, kukunin na natin itong sandalan. Ito, mga meses, tatahin na natin ito. Kita nyo ba, mga meses? Ang gulo, no? Meses, ito na yung kukunin na natin itong sandalan saka ito. Tatayin natin ito. Idudugsong natin. Ayan na. Para hindi kayo malito. Tapos kasama ito ang pang-ipit. Ayan. Ito na, mga meses, di ba? Hindi ko rin siya pinag-iwalay, ha? Kung yung pagkaka-ipit natin doon, yun yung pagkatanggal ko na doon. Ayan, kakapit lang natin. Tapos, mga meses, diyan. Ito yung upuan. Ito yung sandalan. Kakapit na muna natin yung sa gilid ito. Tapos mga meses, pag natapos nyo pong tahiin, i-check nyo yung
sukat. Yung mga sinukat natin sa ibabaw dito. Yan. Kung tama siya. Pero kung nandito naman yung sopa, pwede yung bawat tahi, i-fit ninyo para hindi kayo nagkakamay. I-fit natin ang mga meses. Tignan nyo. Ang side ko mga meses. I-fit natin ang mga meses. Wala pa yung, ito pa yung likod niya. Hindi pa natin nakakamay. I-fit natin itong mga, tinanggal natin yung sisa. Pero kaya yung kung laging natali, okay ba? Pag ito mga walang arms, okay po siya laging natali. Mga meses, tapos na. Hindi ko nakapakita kanina yung pagkabit ng likod, zipper, kasi nalubad ko sa likod. Makakabit na natin. Ito po, ito yung sinasabi ko sa inyo, ipapasok. Ito, pwede nyo palamanan ng hose para pag inilagay dito, kung umupo, hindi agad-agad mapapasok. So, suksok nyo siya yan. Ewan ko lang po kung yung ibang mananahe, naglalagay ng ganyan. Pero ako naglalagay. Tapos, pag ganitong walang kamay, nilalagyan ko rin siya ng tali. Para po, hindi na siya matatanggal pagkakaupo. Protection niya. Sa inyo na kung gusto nyo lagyan ng tali. Kung ayaw nyo, okay lang. Papasok doon sa ibabaw. Dito nyo muna ipapasok sa walang zipper. Dito nyo muna po. Ito yung sinasabi ko sa inyo mga meses na kaya tayo nagka dito. Ito. Kasi buo siya oh. Wala siyang cut. Kaya lagay nyo siya ng cut para may kakapitan po yung para hindi agad-agad matatanggal. Ayan na, mga meses! Ang simpleng sopa. Ay, shout out po pala kay Ate Mirna del Rosario ng San Mateo Rizal kasi, San Mateo Rizal. May tinatanong po siya kung paano po pagsukat doon sa sulok ng sopa, yung mga pael po. Ito po, ito yung tinatanong niya kung paano, yan. Ito po sinasabi ko sa iyo, Ate Mirna. Dito po sa kanto, sa likod, susukatin mo po papunta doon sa harap. Kung gaano po kaano yung ano niya. Kasi medyo hindi po sila pantay eh. Parang magiging curve po yan. Tapos tama po yung ginawa mo, yung drawing mo na iba-iba yung sukat papunta doon. Yan, tama po yun. Ngayon, papakita ko sa inyo kung paano yung pagdating po sa tela, magiging resulta niya. Ayan na siya, Ate Mirna. Pag nakat mo, ayan. Ito na yung papunta sa likuran. Ayan na po. Ayan na itsura niya. Pag nakat mo na siya yung dalawang side. Ayan na. Pagdudugsungin mo na lang to. Pagkakabitin mo yan. Yan. Itong ganyan. Ito na yung magiging ibabaw ng supa. Ayan. Ayan po. Ayan na siya, ayan. Ito yung ibabaw ng supa, Ate Mirna, ayan.
Ito na yung sa sulok. Kaya, pag kinat mo siya sa tela, ayun ang kalalabasan. Para po siyang naka-number, medyo naka-slant. Okay po, Ate Mirna. Sana po nasagot ko yung tanong ninyo. Until next vlog, bye-bye!